ngayon, gusto kong malaman kung paano ko po siya ginagawa. Panoorin niyo po ng buo ang aking buong video. Okay? Narito na po ang mga sangkap sa paggawa ng ating sapin-sapin. So, unang-una, syempre, yung ating glutinous rice. Ayan. Ito po ay 500 grams. So, half kilo po ang 500 grams. So, meron din po tayo ditong white sugar. At ang ating condensed milk. At ang ating gata. At pure gata ng nyug po ito. Hindi po ako gumagamit ng gata in can. Kasi marami po kaming gata dito sa probinsya. Then, gagamit ako ng mga natural flavorings natin. Yung aking ubi halaya, ayan, blended ko siya para pinong-pino. Ganon din po yung aking langka jam. So kung napanood nyo po, mayroon pa akong video nito, yung paggawa po ng langka jam. And then, ito po yung buko. Strips po ito. Blended ko rin po para mamaya pag nag-design ako sa aking kasapin-sapin, hindi siya magaspang. And then, gagamit din ako ng vanilla at ang ating ubi flavoring. So, maglalagay pa rin po tayo ng kulay para pampatingkad. Pero mga flavoring po yan, hindi lang yan basta food color. Then, yung ating strawberry flavoring po yan. And then, ang ating egg yellow para sa ating langka. Kasi ang ating langka po, hindi po yan nagkakakulay. Kahit gaano karaming ilagay nyo, hindi po yan kukulay. Kaya mag-a-add tayo ng konting egg yellow para tumingkad yung ating langka flavor. Then, meron din po ako ditong coconut oil. Ayan. So, mamaya gagamitin ko yan. At ang ating mga pangtakal. At ang aking gagamiting molder dito. Ayan. At ang aking mixing bowl. So, ngayon, umpisan ko na po yung paggawa. So, ayan po. Nailagay ko na sa ating bowl yung aking glutinous rice flour. So, ngayon naman po, ilalagay ko na yung gata ng nyug. Ayan. Fresh gata po ito na kinayod namin. Ayan. Ibuhos ko na siya lahat. By the way nga pala, sa aking paggawa ng sapin-sapin, hindi po ako nito naghahalo ng rice flour. Yung iba, naghahalo sila kasi para nga hindi daw po siya maging sticky. Pero ako po, ganun po kasi ang nature ng ating sapin-sapin. Sticky rice po kasi ang gamit niya, kaya talaga pong makunat siya. So, gusto ko pong pure lang ang aking pagluto ng sapin-sapin. Ayoko nang hahaluan ng kung ano-ano kasi kumakain din po kami sa aking niluluto. Iba po kasi ang lasa kapag kahaluan natin ng mga extender or yung hahaluan natin ng harina or ng ating rice flour. So ngayon, ibubuhos ko na yung condensed milk. So halo-halo lang. So, maglalagay ako ng salt, pero optional po yan. Pwedeng wala, pwedeng meron. At syempre yung ating sugar. White sugar po ang ginamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng washed sugar. Ayan. So, hahaluin natin to hanggang sa mag-well combine yung ating mga ingredients. Then, mag-a-add pala ako ng vanilla essence. So, ayan. Simutin ko lang yung ating condensed milk. Ayan, sayang. Napakamahal po ngayon ng mga ingredients. So, hahaluin ko siya. Kailangan po, hindi rin po dito masobrahan yung ating liquid. Kasi magiging ano po yung ating sapin-sapin. Malapsa. So, magiging sobrang malambot. Kailangan firm din po siya. Lalo't gagamit po tayo ng mga molder dito.
Waluin ko lamang siya. So ngayon, narito naman po ang ating butter mixture. So dinivide ko na siya into 3. Equally divided na po yan. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng flavoring each. Okay? So unahin ko na yung ating ubi halaya. Ayan. So natural flavor po ang inilalagay ko sa aking sapin-sapin. Kaya po isa siya sa mga best seller ng aking mga kakanin. So try ko siya kung pwede siyang ubusin. Ayan. Kung maalala niyo po, nang gumawa po ako ng floating island, ito po yung sinasabi ko sa inyong ginawa kong ubi halaya. So ngayon, ihahalo ko siya sa aking sapin-sapin, kaya siya masarap. Hindi po ako nagdidepende lang sa mga food colors. Gaya nga ng sabi ko, kumakain din po ako ng mga niluluto ko. Ako ang unang-unang tumitikim, syempre. So ganyan na po. So may natira pa, hindi natin siya uubusin. Then magdadagdag lang ako ng ubi flavor pa rin siya para pang tingkad lang ng kanyang kulay. So konti lang kasi violet na yung ating halaya. Ayan. Then, imimix ko lang siya ng maigi. At para naman po sa aking langka flavor, so ilagay ko na yung aking langka jam. Ayan. Mayroon din po akong vlog nito. So sana napanood nyo. Ayan. Ubusin ko na siya kasi napakabango pa naman ng ating langka jam. Kaya napakasarap po ng sapin-sapin ko. Mga natural po ang inilalagay ko. Hindi lamang siya food colors. So, ayan. Kasi ang ating sapin-sapin po, kaya po siya tinawag na sapin-sapin. Meaning, it's a layers of cake that has different taste, different flavors. So, ayan. Na-mix ko na po yung langka. Then, mag-a-add po ako ng color para matingkad lamang po siya. Ayan, konting-konti lang. Kasi ang ating langka po is yellow. So, ayan. Ayan. Hindi ko na siya sinukat. Basta, importante lang yung tamang kulay niya. Then, haluin din siya. Ayan, so ganyan lang. Lumitaw na yung kanyang kulay, hindi katulad kanina. Pero fresh po, natural po yung flavor natin. Okay? So last naman po is yung ating buko flavor. Siyempre, wala akong vlog nito. So, madali lang yung gawin. Ubusin ko na rin siya lahat. Ayan. Diba? Tapos hahaluin. Sa aking buko flavor po, minsan ang inilalagay ko dito is yung color green. So para hindi siya, buko pandan flavored. So yan po ang inilalagay ko minsan. Pero ngayon gusto ko siyang maging white lang. Natural color. So ayan, nahalo na po natin yung ating mga butter mixture sa ating sapin-sapin. Ngayon po ay maghuhulma na po ako. Okay? So pero mayroon na po akong napakulong tubig para mabilis po ang gawa ko. So ngayon, para manaman po sa ating hulmahan, balisan flour po ito. Ayan, so sa mga magtatanong kung saan po ito nabibili, sa online syempre. So ngayon papahira natin siya ng oil. Mas maganda po kung coconut oil ang gagamitin nyo. Kasi bukod sa mabango, ayan, masustansya pa siya. Healthy ba? So sa pagpahid po ng oil sa ating molder,
kailangan po mapahiran po siya lahat para hindi tayo mamaya mahirapan pag mag-a-unmold na tayo. Hindi siya didikit. So, pahirang mabuti. Pero hindi rin po yung pagpahid na para kang magpiprito. Kasi pag nagpatong-patong ka na mamaya ng kulay, pag marami rin yung oil, sasama yung unang patong. Sa pangalawang niluluto mo, sasama yung kulay niya. So, kailangan tama lang yung paglagay natin o pagpahid ng oil. So, pahiran siyang lahat para hindi tayo mahirapang mag-unmold. Ayan. So, sa pagpili po ng kulay, nasa sa inyo na po yung kung ano pong gusto nyong design. So, dapat creative po kayo dito. So, since sunflower po ito, sunflower. Ay, Bisaya. Sunflower po ito. Dapat po dito ay brown. Pero wala po akong available na kulay na brown. Hindi ako nakapag-melt ng chocolate. Ayan, gagamit ako ng ating ubi flavor. So, ganyan. Maglalagay tayo sa gitna. Ayan, dahan-dahan lang para hindi siya umapaw. Dapat wala siyang mga patak-patak sa ibang side kasi papangit yung itsura. Oops! Sana wag umapaw. Okay? Pag mayroon siyang pata, kailangan natin siyang pupunasan. So, ganyan na. Huwag kang papatak. Di bali, pag may ganito pong nag-overflow sa inyong molder, hayaan nyo na lamang po yan. Mamaya pagka naluto, mas madali siyang tanggalin. So, ngayon, isasalang ko muna siya para i-steam ko siya. Para madali yung, para manluto na siya. So, nakaready na yung aking steamer. Ayan, isasalang ko na siya. So, para naman sa isang molder natin, bali dalawa yung ginamit ko dito na molder. So, yan, napahiran ko na siya ng oil. By the way, gumagamit pala ako nitong, para hindi mamaya, hindi ako magaganyan. Masisira kasi yung madideform yung aking pattern. So, ganun din po. Maglalagay ako sa gitna ng ubi. Gitna muna yung pagluto ko. Kunti lang. Para hindi siya apaw. Okay? Then, steam ko rin siya. Ini-steam ko na yung isa. 5 minutes lang. Okay na yun. So, antayin ko siya. Din mamaya maglalagay ako ng ibang kulay. So, ayan na yung ating, na-steam na natin siya, 5 minutes lang. Ngayon naman ay maglalagay na ako ng ating langka flavor. Yung kulay dilaw naman. So, ayan, ipapatong ko na siya. Then, steam ko siya ng 10 minutes. So, ganyan. So, ayan. Luto na yung ating langka flavor. Ngayon naman ay maglalagay ako ng ating buko flavor. Ayan, patungan ko na siya. So, magtitira ako para sa isa ko pang molder. Ayan.
So, ganyan lamang po. Ikakalat na natin siya para magpantay-pantay. Then, steam ko ulit siya ng another 10 minutes. Okay. So, ayan na po yung ating sapin-sapin. Katatapos lamang po nitong lutuin. So, ngayon po ay palalamigin po natin muna siya bago natin siya i-unmold. So, huwag tayong atat kasi masisira po yung ating mga mold dito kapag ka minadali natin siya. So, i-cool down muna natin siya bago tayo mag-unmold. So, bago yan, gagawa muna tayo ng latik habang inaantay natin siyang lumamig. So, sa paggawa po ng ating latik, so, ito po ay kakanggata, ha? Wala pong halong tubig ito. Ayan. Inuna ko na po siyang isa lang kasi matagal po talaga ang proseso ng pagluto nito. Ayan, haluin nyo lamang po siya ng maigi. Hindi nyo siya dapat iwanan kasi masusunog siya. Ayan. So, kung narito po kayo, napakabango na po niya. Yung kanyang latik. Ang langis po nito, yun ang ginagamit ko sa pagluluto. Napaka-organic po niya, masustansya, at saka natural po siya. So, yun ang pinangpapahid ko sa aking mga molders or inihahalo ko sa paggawa ng aking mga kakanin. So, ito naman yung aking latik. Napakasarap po nito ihalo sa ating sapin-sapin. So, antayin ko lang siya hanggang mag-golden brown. Hindi po natin siya iwanan para hindi siya masunog. Okay? So, ayan. Kulay brown na po yung ating latik. Ibig sabihin, luto na siya. And then, pinatay ko na rin po yung apoy niya. At hahayaan ko lamang siya dito muna sa aking kawali. Kasi makakaluto pa po ang kanyang init niyan. Pagkatapos niyan, ay sasalain ko na siya. At ang ating langis, ay isi-save ko na siya. Bali, niluto ko lamang po pala siya sa mahinang apoy, ha. Hindi po natin siya pwedeng lakasan ng apoy dahil masusunog po siya at madedrain yung ating langis. Sayang naman po. Marami po tayong paggagamitan yan. So, okay na yan. Run! Ayan na po yung ating sapin-sapin. Napakaganda po ng kanyang pagkakagawa. Ayan. Ihabol natin po sa ating handa ngayong Pasko. Maganda po yan ilagay sa gitna kasama po ng inyong mga handa. Magandang presentation para sa ating Noche Buena. So yan, mas gusto ko siyang titigan kaysa sa kainin. Nakakapanghinayang siya kainin. Napakaganda po. So mas depende pa po yan kung gaano po kayo kaganda sa pag sa mga design, sa color combination. So, ayan, sa akin po ay simple lamang. Ang importante po, natural ingredients po ang ginamit natin dito, kaya masarap po siya. So, ngayon, titikman ko na siya. Isa-save ko si sunflower. Actually, sunflower yan, kaso may halo siyang white, yung ating buko. Oh! Ayan. Makunat na makunat po siya kasi pure glutinous rice ang ating ginamit. Hindi ako gumagamit ng mga extender. Ayan, nagtanggal ako ng isang petals. At ang ating latik. Actually, hindi ako fan yan. Gusto ko lang siyang i-try. Grabe, ang sarap. Yung ating red pala dito, strawberry yan, supposed to be. Pero yung buko po yan, hinaluan ko. Wala kasi pala akong pang ibang flavoring dyan. Grabe. Pag nagsama-sama po yung kanyang mga natural flavors, napakasarap po niya. Mismo mga customer ko na po ang nagpapatunayan.
Sinachat ako na ganun kung gaano siya kasarap. So, ayan. Ayan. So, sa dalawang, I mean, sa half kilo po na ating glutinous flour, nakagawa po ako ng dalawang piraso. So, kung gusto niyo pong gumawa ng maramihan, doblehin niyo na lang po yung mga sangkap na ginamit ko. Ang aking mga ingredients po ay nakasulat lagi po yan sa aking description box. Please check it out na lang po. So, ayan mga kamigo-kamiga. Naway inyo pong naibigan muli ang aking videong ibinahagi ngayon. Pwede niyo po itong pagkakitaan. Ayan. So, naway inyo pong masubukan dahil napakasarap po niya. Gumamit lang po kayo ng mga natural ingredients. Kasi pag food color lamang po ang ginamit nyo, isang lasa lang po yan. Believe me. Okay? So hanggang sa muli, mga kamigo-kamiga. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta.